So, ito na guys ang breeding tank na piniprepared natin kahapon. Nilinis natin itong tanke na ito, itong koi pan na ito para sa breeding preparation. So, na-cycle na yan, 24 hours. Kahapon lang ito nakakalagay ang bagong water at malinis na siya para mamimik natin, makopya natin ang springtime na environment na fresh ang water, kasi during springtime to summer sila nag-postpone sa natural habitat nila. So kailangan fresh at malinis yan, nagkaon ng filtration, nakacycle na yan 24 hours at fresh ang water na ito. So maglagay tayo ng nesting media, kasi sa wild, sa natural habitat nila, gagawa sila ng ng nest. Doon sila nangingitlog sa mga live plants. Ito artificial, ano lang ito, straw, yung plastic twine na mga leftover sa grocery. Ginawa kong spawning media. Lagay din dyan. Saka meron akong live, mas maganda pag may live din, kasi na nakatulong din ito mag-stimulate nila mag-spawn, kasi parang natural habitat nila. Ayan. Ito ay hornwort. Ito ay live plants, hornwort. Napinin nyo lang ito. Dami itong, meron na madami dito, meron ganito. Kung wala kayong ganito, bili kayo at mag-culture kayo ng ganito. Usually, nasa mga fan ko itong mga ganito. So, lagyan. Marami akong ganito doon sa mga fan niyan. Mga live hornwort at valisneria. Yung hornwort ang ginagamit. Kasi siya. Maganda siyang gawing spawning media. O yan guys, nandyan na ang mga ang nesting media. Kukuha na tayo ng breeder natin dyan. Okay? So ito ang i-breed natin ngayon guys, ang butterfly kohaku natin. Yan, try natin silang i-breed. Hopefully mag-breed, kasi hindi ko din alam kung anong edad nito. Baka nasa 2 years plus pa lang yata, or maybe 3 years na, hindi ko alam kasi hindi ako ang breeder nito. Malaman lang natin ang tamang edad nito pag kuha tayo ng sample ng scale at tinignan ang rings. Kasi try na spawn nito, kasi malaki na ang tiyan ng babae ito. Saka soft siya pag malambot siya pag hipuin guys. Yan malaki na ang tiyan. Yan. So, meaning marami na itong itlog na ipon dito sa tiyan niya. So, kailangan itong i-breed kasi makasisira din sa kanilang health pag hindi na-release ang eggs. Makasama yan sa female. So, pag ang female nyo ay lalaki ang tiyan sa eggs, dapat i-breed nyo kahit hindi nyo i-raise ang mga koi fly. So, kaya kailangan i-breed natin sila guys. Yan. So, check din natin ang mga males kung meron bang sperm. Sandali ah. So, check natin ang mga males kung merong sperm. Kasi dapat merong sperm para successfully fertilize yung mga koi fish eggs. Okay, check natin.
ikot lang natin para mag ano, mag pacify. Dinadala. Tapos ito yan. Ikot para okay guys, maraming sperm. Ito. Malikot. Ayan, oh, madaming sperm. Ayan. Oh, yeah. Ito, oh, sperm. Makes me so horny. Madaming sperm, guys. Okay, ito. So, release na natin. Isang, ano, male. Madami din, guys, oh. Yan. Madami din sperm. Oops. Sorry. Si release na lang natin. Para itong female. Danda lang yung release ng female. Yan. Yes. Tapo natin. Ayan. Hintay na lang tayo kung mag-spawn sila mamaya. Ngayong gabi. So, yan guys. Just, kailangan ano, mga hapon na nyo, ganitong mandang hapon na nyo ilagay yung mga breeder nyo. Kasi usually magsimula sila mag-breed during 12, pero minsan nag mas early. Na-try ko din mga 9 p.m. in the evening, 9-10. Patungo na yan sa ano, hanggang madaling araw. Yan ang breeding time nila usually, hanggang madaling araw. Pinaka matagal 6 a.m. to 7 a.m. So dagdagan natin ng another water. Makatulong din guys pag i-drip nyo lang ng mahina itong water. Hinaan nyo lang ang ano, ang water. Hinaan nyo lang na mag-open nyo lang ang gripo. Ganito, mahina na tulo. Makatulong din ito, makastimulate na ano, mag-spawn sila kasi mayroong continuous fresh water na nag-drip. I-drip nyo lang guys, ito makatulong din mag-stimulate. At saka during full moon, kaso hindi na full moon ngayon, wala akong ibang time. Hopefully mag-spawn to. Okay, ganito lang, oh, makatulong din ito. Ma-stimulate na mag-spawn, mag-breed. Itong dripping water, saka fresh, clean water, saka live plants, saka nesting media. Yan, ito malakas. Hinaan ko muna, guys. Para hinaan ko later para mag-drip lang siya. A few moments later. Nagabihan na ngayon ay nagsimula na silang mag-spawn. Earlier silang nag-spawn. Ngayon mga 9 p.m. sa gabi sila nagsimula. Usually kasi mga 12 midnight patungo sa ano, dawn, sa ano, sa ngayon sa Kadlawon, ano yan, sa Tanalugan, Kadlawon. Basta magsimula sila from 12 to dawn to early, hanggang minsan may case na mag-breed sila 6 to 7. Meron din akong video niyan na kina umaga na sila nag-breed. So ito earlier mga 9 in the evening pa nag-breed na sila. So nakita nyo yung mga lalaki naghahabol ng babaeng koi fish at idinidi nila ang babae sa nesting media at sa pond wall.
para sa ganun maano ma-release ang eggs ng babae at ano mag-release din sila ng kanilang sperm. Ito na ano na dito na gawa ang fertilization process sa pag ano breeding yung pagdi ng mga lalaki sa female koi fish. So pag ganito na ang behavior nila guys, ano na yan na kasi yung ang female na koi fish mag-release yan ng pheromones, yung hormone na nag-signal ng mga lalaki yung koi fish na ready na siya mag-release ng kanyang egg. So kaya naging aggressive yung mga lalaki sa paghabol sa kanya at yan o binibihin niya nila ang babae, mag-release sila ng sperm at ang babae din mag-release ang egg. Kaya guys, kailangan at least dalawang lalaki na koi fish breeders ang magamitin nyo para ano madiin madiin mabuti yan ang female koi fish. Huwag kayong ano maglalagpas ng dalawa kasi pag tatlo na lang lalaki for example, yung isa mawala na ng interest kasi ano ba yan? Hindi naman sila magkasabay na makakaano. So, dalawa lang ang recommended kasi pag tatlo or more than three, ano na yan, yung iba, hindi na yan mag-mate sa babae, kundi kakainin niya ang mga eggs. So, dalawa talaga lang ang recommended ang kailangan. Enough na yung dalawa na koi fish. Okay. A few moments later. After take pagkatapos mag-spoon nila guys. Water change ka. Water change tayo ko pa. Kunan natin yung at least 60%. Pagkatapos, lagyan natin ng methylene blue para ano mag-protect na yung eggs from fungal infection. Guys, ah, pagkatapos kunin ng mga koi fish breeders, matapos silang mag-spawn, mapansin nyo kung tapos na silang mag-spawn pag maliit ng kanilang tiyan. Kinuha ko na kanina, hindi ko na kunan ng video, nalimutan ko. So, pagkatapos, water change tayo up to 60% and lagyan ng methylene blue. Water change na yun guys. Ngayon guys, magdagdag tayo ng bagong water. Yan, kasi kinuna natin siya. Water change tayo at least 60% kung maaari. Kaso medyo medyo antok na ako. Saka mga 30% pa yata ito. Bukas na lang water change ko ulit. At least na water change ko para hindi mabaw. Saka maglagay tayo ng strong aeration guys. Yan, aerator. Siguro nyo. Yan. Strong aeration yan. Maglagay tayo ng strong aeration. At saka itong methylene blue. Itong methylene blue ang mag-protect ng koi fish eggs from fungal attack.
Ayan. I don't want to know as much as many. Iubos na lang natin ito, guys. Ang kulang pa yata ito. Bili lang tayo yung bukas. Ayan. Pusin yan. Yan, para may protection ang eggs against kung wala tax. Ayan. Shoutout sa kanya mga bro. Shoutout natin si Bro Ernest John Laudato. Thanks for watching, Bro Ernest John Laudato. Shoutout natin si Bro Lipad ni Jake. And Lola's Boy. Shoutout kay Bro Lola's Boy. Shoutout kay Ma'am Lidithan Maata. Shoutout kay Bro Marky Lasala. Shoutout kay Bro M and V Fish Aquatics. Shoutout kay Bro Reggie Fish and Fun. Shout out kay Bro Argis Aquatics. Wala na. Yun lang muna, guys, ang nagpapa-shout out. So, thanks for watching, mga bro. Kung sinong gustong magpa-shout out on my next video, comment down below, guys. Okay? See you. Thanks for watching. Keep safe, everyone. God bless.